May mga pangangailangan ng tao na dapat matugunan upang mabuhay. Ang demand. Ano ang demand? Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto at serbisyong nais bilhin ng mamimili sa iba't ibang alternatibong produkto sa isang takdang panahon. Halimbawa, kung ang supply ay tumutukoy sa bilang ng mga produkto, ang demand naman ay tumutukoy sa dami ng tao at kagustuhan nito sa mga produkto. Batas ng demand. Isinasaad ng batas ng demand na mayroong inverse o magkasalungat na ugnayan ang presyo sa quantity demanded na isang produkto. Kapag tumaas ang presyo, bumababa ang dami ng gusto at kayang bilhin ng mga mamimili. At kapag naman bumaba ang presyo, tataas naman ang dami ng gusto at kayang bilhin ng mga mamimili. Ayon sa batas ng demand, sa tuwing ikaw at iyong pamilya ay magdedesisyon na bumili ng isang produkto o serbisyo, ang presyo ang iyong pangunahing pinagbabatayan. Sa bawat pagbili mo sa tindahan, itinatanong mo muna ang presyo bago ka magdesisyon kung ilan ang iyong bibilhin. May dalawang konseptong nagpapaliwanag kung bakit may magkasalungat o inverse na ugnayan sa pagitan ng presyo at quantity demanded. Ang unang konseptong nagpapaliwanag dito ay ang substitution effect. Ipinahahayag nito na kapag tumaas ang presyo ng isang produkto, ang mga mamimili ay hahanap ng pamalit na mas mura. Sa gayon, mababawasan ang dami ng mamimiling gustong bumili ng produktong may mas mataas na presyo dahil maghahanap sila ng mas mura. Halimbawa, kung mahal ang ballpen, maaaring bumili ng lapis na mas mura. Ang ikalawa ay ang income effect. Ito ay nagpapahayag na mas malaki ang halaga ng kinikita kapag mas mababa ang presyo. Kapag mababa ang presyo ng bilihin, mas mataas ang kakayahan ng kita ng tao na makabili ng mas maraming produkto. Kapag tumaas naman ang presyo, lumiliit naman ang kakayahan ng kanyang kita na maipambili. Lumiliit ang kakayahan ng kita na makabili ng mga produkto o serbisyo, kaya mababawasan ang dami ng mabibiling mga produkto. Mayroong tatlong pamamaraan sa pagpapakita ng konsepto ng demand: ang demand schedule, demand curve, at demand function. Ang demand schedule. Ang demand schedule ay isang talaan na nagpapakita ng dami na kaya at gustong bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo. Ang schedule na makikita sa talahan na yan ay tumutukoy sa quantity demanded para sa candy sa iba't ibang presyo. Halimbawa, sa halagang piso, bawat piraso ng candy, 50 ang dami ng gusto at kayang bilhin ng mamimili. Sa presyong 2 piso bawat piraso, 40 piraso naman ang gusto at kayang bilhin ng mga mamimili. Kung tataas pa ang presyo at magiging 5 piso ang bawat piraso, magiging 10 na lamang ang magiging demand sa candy. Ang demand curve. O isang grapikong paglalarawan ng ugnayan ng presyo at quantity demanded. Ang graph ay batay sa demand schedule na nasa talahan na yan. Kung ilalapat sa graph ang iba't ibang kombinasyon ng mga presyo at quantity demanded, ay mabubuo ang demand curve para sa candy. Halimbawa, sa punto A na ang presyo ay 5 piso, 10 ang dami ng candy na gusto at handang bilhin ng mamimili. Sa punto B na ang presyo ay 4 piso, 20 ang dami ng candy na gusto at handang bilhin ng mamimili. Kung tutuntunin ang mga puntong ito hanggang punto F, ay makabubuo ng isang kurbang pababa o downward sloping curve. Ang kurbang ito ay nagpapakita ng salungat na ugnayan sa pagitan ng presyo at sa dami ng gusto at kayang bilhin ng mamimili. Halimbawa, ang paggalaw sa kurba mula punto A papuntang punto B, makikita
nakita na sa pagbaba ng presyo mula 5 piso, pababa ng 4 na piso. Ang demand sa candy ay tataas ng 10 piraso. Kapag ang presyo naman ay tumaas ng piso, makikita sa graph na bumababa ang quantity demanded sa 10 piraso. Pinapakita sa graph ang paggalaw sa demand curve. Mangyayari ang paggalaw ng demand curve kung ang salik ay nakakaapekto ang sariling presyo ng produkto. Kung ang presyo ng candy ay bumaba mula sa 5 pesos sa 4 pesos, makikita sa graph na lilipat ang punto mula A patungong B. Demand function. Ang demand function ay ang matematikong pagpapakita sa ugnayan ng presyo at quantity demand. Maaari itong ipakita sa equation QD equals to F times P. Ang QD o quantity demand ang tumatayong dependent variable at ang presyong P naman ang independent variable. Ibig sabihin, nakabatay ang QD sa pagbabago ng presyo. Ang presyo ang nakapagpapabago sa dami ng handa at kayang bilhin ng mga mamimili. Isa pang paraan ng pagpapakita ng demand function ay sa equation na QD equals A minus BP, kung saan QD equals to quantity demand, P equals to presyo, A equals to intercept ang bilang ng QD kung ang presyo ay 0, B equals to slope equals to QD over P. Iba pang salik na nakaaapekto sa demand maliban sa presyo. Maliban sa presyo, may iba pang mga salik na nakaaapekto sa demand. Ang pagsusuri sa mga salik na ito ay mahalagang malaman upang higit na maging matalino sa paggawa ng desisyon. Kita. Kita. Ang pagbabago sa kita ng tao ay maaaring makapagpabago ng demand para sa isang partikular na produkto. Sa pagtaas ng kita ng isang tao, tumataas ang kanyang kakayahan na bumili ng mas maraming produkto. Gayun din naman, sa pagbaba ng kita, ang kanyang kakayahang bumili ng produkto ay nababawasan. Panlasa. Karaniwang naaayon sa panlasa ng mamimili ang pagpili ng produkto at serbisyo. Kapag ang isang produkto o serbisyo ay naaayon sa iyong panlasa, maaaring tumaas ang demand para dito. Kung naaayon ang pandesal sa iyong panlasa bilang pang-almusal, mas marami ang makakain mo nito kaysa sa ensaymada. Dami ng mamimili. Maaari ding magpataas ng demand ng individual ang tinatawag na bandwagon effect. Dahil sa dami ng bumibili ng isang produkto, nahihikayat kang bumili. Halimbawa, kapag ang isang bagay ay nauuso, napapagaya ang marami na nagdudulot ng pagtaas ng demand. Halimbawa, dahil nauuso ngayon ang smartphone, marami sa mga mamimili ang gustong makisabay sa uso, kaya marami ang demand nito. Presyo ng magkaugnay na produkto sa pagkonsumo. Masasabing magkaugnay ang mga produkto sa pagkonsumo kung ito ay komplementaryo o pumalit sa isa't isa. Ang mga komplementaryo ay mga produktong sabay na ginagamit. Ibig sabihin, hindi magagamit ang isang produkto kung wala ang complement nito. Magkaugnay ang dalawa sapagkat anumang pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto ay tiyak na may pagbabago sa demand ng komplementaryong produkto. Halimbawa, sa kaso ng kape at asukal, kapag bumaba ang presyo ng kape, ay tataas ang demand sa asukal. Kung tumaas naman ang presyo ng kape, ay bababa ang demand sa asukal. Kapag ang ugnayan ng presyo ng isang produkto ay negatibo o taliwas sa demand para sa isang produkto, masasabing magkaugnay ang mga ito. Tinatawag itong produktong komplementaryo o komplementary. Samantala, ang pamalit o substitute ay mga produktong maaaring magkaroon ng alternatibo. Ang tubig o juice ay maaaring pamalit sa soft drinks sapagkat pareho itong pamatig uhaw.
ipagpalagay natin na tumaas ang presyo ng soft drinks. Dahil dito, bababa ang quantity demand ng soft drinks. Kasabay nito, ang tataas naman ang demand para sa juice. Kung ang pagtaas ng presyo ng isang produkto ay magdudulot ng pagtaas ng demand ng isang produkto, masasabing ang mga produktong ito ay pamalit sa isa't isa o substitute goods. Ang iba pang halimbawa ng pamalit ay kape at tsa, keso at margarine. Inaasahan ng mga mamimili sa presyo sa hinaharap. Kung inaasahan ng mga mamimili na tataas ang presyo ng isang particular na produkto sa susunod na araw o linggo, asahan na tataas ang demand ng nasabing produkto sa kasalukuyang habang mababa pa ang presyo nito. Halimbawa, ibinalita na may paparating na bagyo at tuwirang tatama sa gitnang Luzon, na isa sa pangunahing pinagmumulan ng bigas sa bansa. Inaasahan na magkukulang ang dami ng bigas sa pamilihan at tataas ang presyo nito. Kaya ang mga mamimili ay bibili na ng marami habang wala pa ang bagyo at mababa pa ang presyo. Sa kabilang banda, kung inaasahan ng mga mamimili na bababa ang presyo ng isang produkto, hindi na muna bibili ng marami ang mga tao sa kasalukuyan. Maghihintay na lamang sila na bumaba ang presyo bago bumili ulit ng marami.